Guzman. Kung patay yung isang ilisi, wala. So yun mga kabugoy, time check lang tayo. 9:40 na ng gabi at papunta lang muna natin yung bangka at sisilipin natin, baka sobrang dami na ng tubig. Baka umabot sa makina yung tubig. O, kasi hindi natin alam kung baka tawag ito, nag-high tide or ate. Kaya sisilipin natin kasi alas 4 na daw minto yung ulan. Tapos kanina pang umagahin natin yung niladagi. Baka marami ng tubig, kaya pupuntahan mo natin para ma-check. Umulan na nga. Kailangan natin magbaon ng jacket. Kuha muna tayo ng jacket kasi umulan na. Ano, hindi ko alam kung anong signal lang, signal number 1 or number 2, pero parang signal number 1. Hindi natin alam kung palakas pa yung bagyo. Ngayon mga kabugoy, alas na tayo kasi alas na hindi na. Tara, hindi tayo abuti ng malakas na ulan. Ang daming palaka ah. Pangalawang araw na doon yung ulan yun. Kaya sasaglitin lang natin habang saglitin naman natin, saglit yung malaking bangka habang mahina pang ulan. Kasi ba maya mapuno yun, dilulubog yun doon. Alright. Tundigan na tayo sa balay tigi. Ilawan lang natin kung saan napalagay yung malaking bangka. Kaya naman siguro puntahan ng motor. Ayaw po si Milo. Kati-kati pa lang. Sagot na lang natin. Yun pala yung bangka. Isikahin lang natin, baka sakaling punok ng tubig. Lumayang madaling araw pa pala ang ano nito. Lumayang madaling araw ang taob. Daming bangka na patrado. Uy, AC doggy. Kaya naman sana ipasok yung motor dito, kaso hindi naaari yun gawa ng iba na ang gulo. Iba rin lang natin yung chinelas. Mahalo kasing putik dito. Yun, nakatali pala doon. Tapos nakasao. Ay, putik.
I-check lang natin kung nakalubog ba yung sao, kasi mamayang madaling araw dito ay hanggang balikat ng tubig dito. Malaki na. Kalubog pala. Tapos may buya. Ang kagandahan kasi dito mga kabugoy ay pag halimbawa nag-landfall na yung bagyo mga isang araw dalawa, pwede ka nang makalaot. Yun, lubog man. Kung paktay. Yung isang ilisi wala. Uy. Oh, may tubig nga. Dito pala yung mga gamit. Makalala nandito sa loob. Makalala. Uy! Si baby nandito. Ito asin. Kalan. Kailangan nating ano to? Arihan ng kaunti. Medyo ano, medyo si tawag to mahigpit. Pit ng masyado. Naku po, mahigpit na yung pag lumakas ang ulan mamayang gabi, kailangan talagang puntahan to, kasi pag napuno ng tubig, naku po.
Alright. Nakatali na. Dito ayusin na lang natin. Ito baka malaglag. Tasa pa, may damit pa. Basa na. Ang problema, yung tabo. May tabo rito. Ay, operasyon. Buti na lang hindi ganong lumakas talaga yung ulan, oh. Operation Limas muna tayo ngayon, mga kabugoy. Baka abuti yung makina. May tubig na. Yun. Tatanggalin natin para pagka umulan hindi siya mapuno agad. Nandito pa yung mantika. Oh my goodness. Kaya dyan, mga kabugoy, kailangan natin ginusig. Oras natin ngayon ay saktong alas 9 na ng gabi. Dire-diretso ang ulan malakas, kailangan talaga natin tulugan ito para hindi mapuno ng tubig. Sana mawala na agad yung bagyo para makalaot na kami ng tuloy-tuloy. Pero hindi pa natin alam pagka nabuo yung bagyo, tapos may kasunod pa. Siguro sunod-sunod na siguro yan. Dahil pag ulan na ngayong buwan na to, napipilitan tayo dito na talaga sila sundo.
Kahit malakas, makatalaot pa rin. Ah, tinanggal yung isang ihi pala. Kala ko nawala. Hindi ko kasi ito. Makita kanina yung lisi. Tinanggal yung isa. Yung pang ilalim. Yung pang ibabaw lang ang natira gawa ng mataas na yun. Nakakapawis din pala. Tapos papalitan natin yung buya. Haba-habaan natin kasi malalim yun dun. Baka mamaya lulubog yung buya. Dalawang pala pa naman ang ano ang yung angkla. Baka madaanan ng mga magbabangka. Kunti na lang. Malapit nang matapos. Alright. Wala nang tubig. Side na. Natatakpan na natin. Ay! Ang naiwan lang pala dito ay yung mga plato, kaldero, kalan. Yun lang. Yung mga ibang gamit ay binabana. What happening? Ay, oh shit. Alright. May payong pa.
Tapos yung buya. Kailangan nating habaan ang buya para pag lumalim yung tubig ay lulutang siya. Baka mamaya pag lalim ang tubig hindi lulutang gumamit siyang lubid. Hindi ko lang kasi alam kung gaano nakalaki ang tubig ito pag nag-high tide. Gawa ng ilang buwan na rin akong hindi napunta rito. Paano tinali? Dito na natin itali sa mismong ano, sa mismong pala para ano, hindi makaligtaan ano. Dalawahin na lang. Alright. Doon na natin mismo tinali sa pala kasi baka makita ng iba na sa malayo, baka madaanan. Mahaba naman yung lubid, lutang na lutang yun. May nangingilaw pa rin. Nangingilaw ng alimang. Yan, lumubog na nga. Oras natin ngayon ay 9:15 na ng gabi. Sana wag nang umulan. Kunin lang natin yung ating gamit para mamaya uwi na rin tayo. Pero pag lumakas uli ang ulan, kailangan nating puntahan. Kaya doon muna siguro tayo sa bahay tutulog. Alright. Ayan.
lang tayo ng thumbnail. Ako muna ang bantay sa bangka. Ako muna ang mababantay sa bangka. Kasi ako lang, mas malapit ako dito sa Balay Pigi. Kaya mamaya pag lumakas ang ulan, babalikan natin. Mag-raincoat na lang tayo, o di kaya magdala lang tayo ng damit para makapagbisa yung sakaling ulan, mabasa po tayo. Alright mga kabugoy. Ayan, at update na lang pagdating ng bagyo. So yun mga kabugoy, tayo ay babatsi na. Kasi baka abutin pa tayo ng ulan. At pag hindi, pag umulan naman, kung sakaling hindi tuloy-tuloy, hindi muna natin pupunta. Chichik lang natin yung talik. Wala lang, hindi na makakawala ito. Talik na pala ito. Balik na tayo sa bahay. Uwi muna tayo at doon na lang muna tayo magtambay. Doon na muna tayo tutulog para kung sakaling ulan makabalik tayo agad. Alright, nandito na tayo sa bahay. Alright. Ganda. Ang sarap ng ilaw ng palaka. Ang dami. Ang daming natunog. Lock the door. Uy. So hanggang update na lang tayo pagka kung halimbawa ulan, update na lang tayo sa bangka kung ano ang kalagayan doon sa Labak, Balay, Tigi.